Buhay pang Barangay Nebra matapos ang napakainit na bakbakan at pisikalan kontra Meralco Bolts, Cliff Hodge, Duguan, Kristan Stan Hardinger at Kyle Pascual nagkasuwagan, gigil na gigil si Japet Aguilar sa bawat butata at bastos jam. So Game 2 Best of 3 Series, Barangay Nebra kontra Meralco Bolts, win or go home na ito para sa Nebra, habang may laksa rin naman itong Bolts na twice to beat advantage. Makapag-force kaya ng Game 3 itong Nebra o tuluyang makakakuha na ng panalo sa series itong Meralco kontra sa kanilang rival? Well, opening quarter, Stanley Pringle isinama agad sa starting 5 ng Barangay Nebra. Agad-agad pinangunahan niya itong opensa ng Nebra sa kanyang unang dalawang puntos. Kaso matapos yan, Alain Maliksi maaga ring nakuha ang kanyang kauna-unahang 3-point shot. Naging mainit agad ang tapata ni Sistan at Kyle Pascual na parehong natawagan ng technical foul. Pareho ba namang nag-alatoro at nagsuwagan? Dito sobrang dikit ng laban, under 6 minutes mark, butatang inabot ni Chris Newsom kay Japet Aguilar. Present at nanunood naman sa venue itong si James Yap at Paul Artadi. Naging primary offense ng Meralco itong si Cliff Hodge na maagang nakapagtala ng 8 points. Kaso nga lang under 2 minutes mark, duguan itong si Cliff Hodge, double whammy pa at siya pa ang natawagan ng foul. 8 puntos din ni Japet Aguilar ang nanguna sa Nebra upang tapusin itong opening frame sa score na all 25. Second quarter, napakatinding pisikalan na nabigyan ng siko si Chris Newsom ni Prince Caperal. Dito patuloy pa rin sinandala ng Meralco Bolts itong opensa ni Cliff Hodge na nakapagtala na ng 16 points. Kaso bago matapos itong first half, biglang bumulusok itong Barangay Nebra. Natambakan kaagad ng onse itong Meralco sa pangunguna ng 8 straight points ni Jeff Chan with 2 3-point shot. Batang-batang bumali pa sa ere panisang depensa ni Aaron Black. Sa ganda ng inilaro ng Barangay Nebra sa second quarter na lahat halos ay nakascore, natapos ang first half, nakapag-bound sila ng double digit lead 56-45. Third quarter, Chris Newsom na nabokya sa first two quarter, dito nagparamdam na mula sa kanyang 4 straight points. Matapos yan, Alain Maliksi naman ang kumana ng 6 straight points under 5 minutes mark. Nakasagot pa ng pamatay sunog dyan itong si Scary Thompson. Kaso Alvin Pasaol, nag-init na naman at bumanat ng another 6 straight points under 2 minutes mark lamang ng Meralco Bolts. Well, naka 2 straight basket pa dyan ang Hinebra mula kay LA Tenorio at Japet Aguilar. Kaso tinapos ni Cliff Hodge ang third quarter sa kanyang 3-point shot, 71-69, abante na muli ang Meralco Bolts. Fourth and final quarter, unang atake ng Meralco, butatang inabot ni Chris Banquero kay Japet Aguilar. Matapos siya, naka end one pa itong si Japet na sinundan ng another end one naman ni Scary Thompson. Pero nanatiling dikit pa rin ang laban dyan dahil nakakasagot pa rin itong Meralco Bolts. Under 3 minutes mark sa Pilita Corrales shot ni LA Tenorio, dito nakalamang na ng apat itong Hinebra, 85-81. Under 2 minutes mark, dito nag-collapse na ang Meralco. Tuluyang nakalayo ang Hinebra dahil sa dalawang magagandang pasa ni Scary Thompson kay Sistad at Japet Aguilar. Gigil na gigil si Japet sa kanyang bastos jam at tinapos ng Hinebra itong laro sa 5 straight point ni Standaman Stanley Pringle, 94-87. Tulong-tulong ang barangay upang makakuha ng Game 3 na do or die game. Itinanghal na best player Japet Aguilar scoring 25 points, sinundan ni Sistan with 15, 13 kay LA Tenorio at 11 points naman kay Scary Thompson.